Marshall Peak, Kabanata 1609. Ihahatid na kita. Lumubog ang mukha ni Zulian. Bata, hindi mo ba talaga ako bibigyan ng kahit anong mukha? Sino ka sa tingin mo? Tumikim si Yang Kai. Mabuti, walang maraming nang ahas na magsalita sa haring ito ng ganito. Si Tian Jiu, ang matandang umot-o na iyon, ay isa sa kanila, at ibinibilang mo na iba, ngunit mamamatay ka rito ngayon. Umuungol si Zulian nang biglang lumabas ang pulang ambon mula sa kanyang katawan at pumulupot sa kanya, na naging imposibleng makita ang kanyang figure mula sa kanyang kinatatayuan, isang pulang ulap lamang. Kaagad, ang pulang ulap ng dugo ay lumipad sa napakabilis na bilis at pumalibot kay Yang Kai sa isang iglap. Mula sa pulang ambon ng dugo, isang nakakatakot at kahangahangang pagbabago-bago ng enerhiya ang sumambulat at isang dugo pulang ilaw ang bumaril patungo kay Yang Kai na parang isang buhay na nilalang. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang isang misteryosong puwersa. Biglang naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang mga paggalaw ay naging mahirap at ang Xing Qi sa kanyang katawan ay bahagyang pinigilan. Domain Territory. Umuungal si Yang Kai habang ang kanyang Xi ay baliw na kumakalat palabas, na naging sanhi ng pagbaluktot at pagbagsak ng paligid. Gayunpaman, ang kanyang Xi ay ganap na napigilan ang Domain Territory ni Zulian at hindi na nagawang lumayo pa ng 3 pulgada mula sa kanyang katawan. Xi malapit na sa Grand Accomplishment Stage. Nagulat si Zulian. Bata, mayroon ka talagang puhunan para maging mayabang. Sa pamamagitan lamang ng Second Order Origin Return ng Realm Cultivation, na-condense mo na ang iyong Xi sa ganoong antas, ngunit hindi ka pa rin sapat. Tumisi si Zulian habang hinihiwalay niya ang isang makapal na blood chi sa kanyang katawan at ginawa itong isang dragon na baha na sumugod kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon. Ito ay na-condensed mula sa sariling malevolent aura ng Mad Crocodile Monster King. Hanggat ang isang ordinaryong cultivator ay sinalakay ng aura na ito, sila ay agad na mawawalan ng bait at magiging demon race. Bagamat hindi naiintindihan ni Yang Kai ang mga misteryo ng aura na ito, paano niya ito hahayaang makalapit sa kanya? Daan-daang golden blood threads ang nananatili sa kanyang katawan, na parabang nagtaas siya ng daan-daang armas, ikinakaway ang mga ito. Ang presyon mula sa teritoryo ni Yang Kai ay lubhang nabawasan. Ang golden blood threads ay may mahiwagang epekto ng pagsira sa Xi, at dahil ang teritoryo ni Yang Kai ay isang evolved form ng Xi, ang golden blood threads ay nagkaroon din ng bahagyang pagpigil na epekto dito. Ang isa o dalawang thread ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit kapag daan-daang mga ito ay inilabas ng magkasama, ang epekto ay kitang-kita. Ang kapangyarihan ni Yang Kai ay agad na kumalat sa isang talampakan ang layo mula sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang higanteng madilim na berdeng dragon ay naging isang bahid ng berdeng liwanag at lumipad pabalik sa kanyang kamay, na nag-transform pabalik sa anyo ng dragon bone sword. Isang malakas na dagandong ng dragon ang umalangaw mula sa espada habang hinahawakan ito ni Yang Kai gamit ang isang kamay, ibinuhos ang kanyang Xing Qi dito, at malakas na itinulak ito pasulong. Isang madilim na berdeng sword light ang pamunit sa kalawakan at pinunit sa kalahati ang pulang dugong marahas na aura bago humampas kay Zulian, na nakatago sa dugong fog. Si Zulian ay hindi nang ahas na harapin ang pag-atake na ito ng direkta at nakaiwas lamang siya, ngunit bago pa siya makapag-react, isang matipunong figure ang biglang lumitaw mula sa lupa. Ang Stone Mongoose. Sa sandaling ito, ang Stone Mongoose ay naging isang stone giant, at ang heaven-shaking pillar sa kamay nito ay naging lubhang nakakatakot, na umaabot sa haba na 15 metro. Dala ng napakaitim na giant staff ang isang nakakasira ng langit, nakakawasak ng earth na momentum habang marahas itong bumagsak kay Zulian. Nagulat si Zulian at hindi nang ahas na tanggapin ang pag-atake ng heaven-shaking pillar. Kumurap-kurap ang kanyang figure habang umiiwas muli habang kasabay nito ang pagpapadala ng suntok. Ang suntok na ito, na naglalaman ng nakakatakot na lakas, ay bumagsak sa dibdib ng Stone Mongoose. Sa isang malakas na putok, ang Stone Mongoose ay napaatras ng ilang hakbang habang ang mga pira-pirasong bato ay lumipad palabas mula sa matibay nitong dibdib. Halatang natulala ang Stone Mongoose. Mula nang ipanganak ito, hindi pa ito nasaktan ng sinuman. Ngayon ang unang pagkakataon. Kahit ilang pira-pirasong bato lang ang nawala, sugat pa rin ito. Ang mga mabilog na mata ng Stone Mongoose ay biglang kumislap ng malupit na kinanghabang iniunat nito ang kamay at hinampas ang dibdib nito, na nagdulot ng malakas na kalabog. Kaagad, isang nakakatakot na nakakapasong kapangyarihan ang kumalat mula sa katawan ng Stone Mongoose. Ang nakakapasong aura na ito ay tila gustong sunugin ang lahat ng bagay sa mundo habang ito ay pumutok mula sa loob ng Stone Mongoose. Ang ibabaw ng katawan ng Stone Mongoose ay biglang natunaw, at ang buong katawan nito ay naging apoy na pula. Napatulala si Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Stone Mongoose. Hindi pa niya nakitang nagbago ng ganito ang Stone Mongoose. Nagmamadali siyang umatras upang maiwasan ang direktang paghaharap kay Zulian at binigyang pansin ang Stone Mongoose.
Hindi niya alam kung ang pagbabagong ito ay mabuti o masama para sa Stone Mongoose. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang layer ng likido sa katawan ng Stone Mongoose, tulad ng gumugulong na lava, na sumasakop sa buong katawan nito. Sa unang tingin, ang Stone Mongoose ay tila nakasuot ng lava armor. Ang lava armor ay umuusok na mainit, at maging si Yang Kai ay hindi nang ahas na lapitan ito. Sun's True Fire. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ng Sun's True Fire mula sa lava armor. Sa isang iglap, napagtanto ni Yang Kai kung ano ang nangyayari. Nilamon nga ng Stone Mongoose ang Sun's True Fire sa nakaraan, ngunit pagkaraan ng napakaraming taon, hindi ginamit ng Stone Mongoose ang kapangyarihang ito, kaya kahit ang amo nitong si Yang Kai, ay hindi alam kung ano ang kaya ng Stone Mongoose. Ngunit ngayon, ang suntok ni Zulian ay walang alinlangan na nagpagalit sa Stone Mongoose, kaya nagpa siya itong gamitin ang buong lakas nito. Ang Stone Mongoose sa kanyang lava armor ay biglang nag-transform sa isang lava giant. Hinawakan nito sa isang kamay ang napakakapal na Heaven Shaking Pillar at ikinuyom ang kabilang kamay nito sa isang kamo. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa karaniwan nitong simple at tapat na mukha, na nagbibigay ng kakaibang hitsura. Deng deng deng. Ang Stone Mongoose ay humakbang pasulong at sumugod sa ulap ng dugo ng walang takot, na inindayog ang malalaking kamao nito patungo kay Zulian. Kakaibang sigaw ni Zulian habang ang makapal na ulap ng dugo ay nagsimulang manipis sa bilis na nakikita ng mata, na parang sinisingaw ng Sun's True Fire. Matapos ang isang dosenang suntok, muling lumitaw ang pigurya ni Zulian. Namumula ang kanyang mukha habang takot na nakatingin sa Love Giant na patuloy na lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sa sobrang lalim ng kaalaman niya, hindi niya matukoy kung anong klaseng halimaw ang nilalang na nasa harapan niya. Sa unang pagkakataon na umatake ito sa kanya, kalahati lang ang taas nito ng isang tao, mukhang maliit at maislan. Sa pangalawang beses na umatake ito sa kanya, bigla itong tumangkad at malakas, at ngayon, nag-transform na ito sa isang higanteng lava. Paulit-ulit na umatras si Zulian, hindi nang ahas na harapin ang Stone Mongoose. Sinamantala ng Firebird ang sitwasyong ito at iniluwa ang isang barrage ng malalaki at maliliit na bolang apoy. Hindi lamang ang mga bolang apoy na ito ay nagiinit, ngunit mayroon din itong mga arko ng kidlat. Nilamon din ng Firebird ang Sun's True Fire, na pinahintulutan itong lumaki ng mabilis. Nilamon din ito ang Heaven Scorching Thunderfire, na nagpapahintulot sa mga apoy nito na sumanib sa marahas na katangian ng kulog. Ang apoy nito ay mas nakakatakot kaysa sa Stone Mongoose. Ang kulang dito ay ang nakakatakot na lakas ng Stone Mongoose, ngunit ito ay mas maliksi. Sa dalawang mahusay na katulong, isa sa lupa at isa sa langit, nagawa nilang pilitin si Zulian sa isang sitwasyon kung saan hindi niya nagawang lumaban. Tumisi si Yang Kai. Sa Firebird at Stone Mongoose lang, dahado na si Zulian. Kahit na siya ay naging Monster King sa loob ng 10,000 taon at maaari pa rin gumamit ng bakas ng kapangyarihan ng kanyang teritoryo, ang kanyang lakas ay limitado pa rin sa katawan na kanyang taglay. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, maaari niyang patayin si Yang Kai sa lugar. Ang pinakamataas na Third Order Origin King ay hindi biro. Gayunpaman, ngayong isa na siyang dragon na lumalangoy sa mababaw na tubig, hindi niya magawang pukawin ang anumang alon. Alis. Si Zulian ay nasa isang mahirap na sitwasyon at hindi napigil ang umungol habang pinatitibay niya ang kanyang puso at ibinato ang isang suntok sa Stone Mongoose, ang malaking puwersa sa likod nito ay pinipilit ang Stone Mongoose pabalik ng ilang dosenang metro. Gayunpaman, ang kamao ni Zulian ay pinaso ring itim at puno ng nakakasuka na amoy. Sa sumunod na sandali, hindi huminto si Zulian at sa halip ay umiwas sa nakakabaliw na pag-atake ng Firebird at dumiretso sa Yang Kai. Si Yang Kai ang pangunahing tauhan sa labanang ito. Hanggat pinatay niya si Yang Kai, ang Stone Mongoose at Firebird, na sumunod sa kanyang mga utos, ay hindi makakagampanan ng malaking papel. Nagpa siya si Zulian at buong lakas na umatake, tila sinusubukang patayin si Yang Kai sa isang iglap. Ang kapangyarihan ng kanyang teritoryo ay muling lumundag at tinakpan si Yang Kai, na nagpapahintulot kay Zulian na marahas na sumugod. Ang Shin ni Yang Kai ay lumabas mula sa kanyang katawan at nilabanan ang kapangyarihan ng teritoryo, ngunit mabilis siyang napaatras. Nakapikit na si Zulian at ngiting-ngiti habang nagpakawala ng matinding dagandong. Ang dagandong na ito ay kasing marahas ng isang espada, na parang daan-daang matutulis na espada ang tumutusok sa kaluluwa ng isang tao, na naging sanhi ng pag-freeze ng mga galaw ni Yang Kai. Bata, tapos ka na. Mabangis na sigaw ni Zulian habang inabot niya si Yang Kai. Hindi kinakailangan. Biglang namutla ang bibig ni Yang Kai sa isang kakaibang ngiti habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto at isang dagandong ang lumabas sa kanyang lalamunan. Dragon Transformation. Isang gininto ang liwanag ang sumabog at isang golden scale armor ang biglang lumabas mula sa kanang braso ni Yang Kai, na bam alot sa kanya.
Ang kanyang limang daliri ay kumikinang ng napakatalino at ang kanyang buong kamay ay naging kakilakilabot, na parabang ito ay naging isang dragon claw. Punong-puno ng hangin ang presyon ng Divine Dragon. Isang bakas ng takot ang likas na sumilay sa mga mata ni Zhu Lian habang ang walang katapusang pagtaas ng momentum sa paligid ng kanyang katawan ay biglang bumagsak. Ang panggigipit ng isang sinaunang espiritu ay nagkaroon ng isang suppressive effect sa anumang halimaw na lahi, lalo pa ang isang emperador sa mga Divine Spirit. Kung ang katawan man ni Zhu Lian o ang Mad Crocodile Monster King Soul, pareho silang ligaw na variant na hindi maikukumpara sa Golden Divine Dragon. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kanang kamay, ang kanyang limang daliri ay nagkadikit na parang matalim na espada, mabangis na tumutulak pasulong. Uchi! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw. Ang tila hindi masusugatan na katawan ni Zhu Lian ay direktang tinusok ng kanang kamay ni Yang Kai, na parabang ito ay tokwa, na hindi nakatagpo ng anumang pagtutol. Isang tibok ng puso ang tumunog mula sa dibdib ni Zhu Lian habang ang kanang kamay ng Dragon Transformation ni Yang Kai ay humawak sa kanyang puso. Natigilan si Zhu Lian sa kinatatayuan habang ang kanyang malaking kamay na nakaaabot kay Yang Kai ay huminto sa itaas ng kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanginginig ng husto. Ihahatid na kita. Tumisi si Yang Kai habang pinipisil ang kanang kamay at dinurog ang puso ni Zhu Lian. Bata, wala ka pang karanasan. Bago namatay si Zhu Lian, bigla siyang tumawa ng kakaiba. Habang dinudurog ang kanyang puso, mabilis na nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Lumubog ang mukha ni Yang Kai ng mahina niyang napagtanto na may... Nang malapit na siyang umatras, gayunpaman, nakita niya ang isang pulang dugo na ilaw na biglang bumaril mula sa ulo ni Zhu Lian at dumiretso sa kanyang ulo nang walang kaunting paghinto. Ang pulang dugo na liwanag na ito ay nagpakita ng kakaibang aura at napunit ang mga depensa ng knowledge si ni Zhu Lian. Kaya yun ang pinaplano mo. Biglang nagising si Yang Kai at hindi nang ahas na magpabeya, mabilis na isinubsob ang sarili sa kanyang knowledge si at ipinakita ang kanyang soul avatar. Sa loob ng kanyang knowledge si, umuungal ang dagat ng conflagrated knowledge si. Isang hindi pamilyar na figure ang nakatayo sa himpapawid, nakatingin sa paligid dahil sa gulat at pagkamangha. Nalaman niyang medyo iba ang lugar na ito sa naisip niya. Kung plano mong agawin ang katawan ko, natatakot akong mabaygo ka. Tumingin si Yang Kai sa kakaibang figure na ito at nginisyon. Marshall Peak, Kabanata 1610. Patayin ang iyong kaluluwa. Hindi kailanman sineseryoso ni Mad Crocodile Monster King ang kaligtasan ng katawan ni Zhu Lian. Nagkunwari siyang kalabanan si Yang Kai sa malapitang labanan upang sa sandaling makapagpahinga si Yang Kai, maaari niyang sumugod sa kanyang knowledge si gamit ang kanyang soul avatar at agawin ang kanyang katawan. Muntik na siyang magtagumpay. Ang kanyang soul avatar ay pumasok sa knowledge si ni Yang Kai ayon sa gusto niya, at ngayon ay kailangan lang niyang lunukan ang soul avatar ni Yang Kai bago niya masakop ang katawan ni Yang Kai at tamasahin ang maraming misteryong nilalaman nito. Tiwala dito si Mad Crocodile. Kahit na siya ay natutulog sa loob ng 10,000 taon at ang kanyang kaluluwa ay patuloy na pinahina ng Great Emperor ng Flow ang Time, ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo. Ang kanyang energy spirit ay higit pa rin sa isang ordinaryong origin return ng Realm Master, kung hindi, hindi niya maagaw ang katawan ni Zhu Lian sa ganoong kaikling panahon. Si Zhu Lian ay isang piling tao sa mga master ng origin return ng realm. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa walang katulad na mainit na mundo ng Sea of Knowledge, mahina niyang naramdaman na may mali. Ang iyong kaluluwa ay talagang isang variant soul. Bulalas ni Mad Crocodile. Nagbibiro ka siguro. Tiningnan siya ni Yang Kai ng mahina, hindi nagmamadaling kumilos, ang walang pakialam na tono niya na parang nakikipag-chat sa isang kaibigan. Nakakunot ang noo ni Mad Crocodile habang nakatingin sa paligid. Hindi nagtagal, naakit ang kanyang tingin sa isang pitong kulay na isla sa gitna ng knowledge sea ng Yang Kai. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Mad Crocodile habang napuno sila ng hindi makapaniwalang tingin. Itinuro ang kanyang daliri, nagtanong siya sa nanginginig na boses. Iyan ba ang maalamat na Soul Warming Lotus? Alam ba ni Senior ang tungkol sa Soul Warming Lotus? Nagulat si Yang Kai. Bumaba ang mukha ng Mad Crocodile. Mas nakainom ang haring ito ng tubig kaysa sa paglalakad mo. Ang Soul Warming Lotus ay isang pinakamataas na kayamanan, paanong hindi ito narinig ng haring ito? Ang maliit na batang ito ay talagang may Soul Warming Lotus. Ang higit na ikinagulat niya ay ang Soul Warming Lotus na ito ay talagang pitong kulay. Sa sobrang kataas-taas ang kayamanan na nagpapalusog sa kanyang knowledge sea, hindi nakakagulat na ang knowledge sea ng brat na ito ay napakalakas at ang kanyang knowledge sea ay napakakapal. Nabalitaan na ang bagay na ito ay maaaring patuloy na magpalusog sa kaluluwa ng isang cultivator at palakasin ang kanilang kaluluwa. Kung ginamit ito sa maikling panahon, makikita ang epekto nito, ngunit kung ginamit ito ng mahabang panahon, kapansin-pansin ang mga epekto nito. Ito ay sapat na upang iligtas ang isang cultivator sa hindi mabilang na mga taon ng pagsusumikap.
10,000 taon na ang nakalilipas, noong nabubuhay pa si Mad Crocodile, natural na narinig niya ang Soul Worm and Lotus, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita ito. Hindi inaasahan ni Crocodile na makalipas ang 10,000 taon, kapag angkinan niya ang katawan ni Yang Kai, makikita niya talaga ito ng sarili niyang mga mata. Ang dating ay mas malamang. Ang ebolusyon ng Soul Worm and Lotus ay napakahirap, kaya paano ito madaling mag-evolve sa kanyang pitong kulay na anyo? Napuno ng emosyon ang puso ni Mad Crocodile. Nagawa niyang maging Monster King dahil sa kanyang talento at bloodline. Marami rin siyang nakatagpo na bigla at nagsumikap para makamit ang kanyang katayuan at lakas. Gayunpaman, kumpara kay Yang Kai, ang kanyang hindi inaasahang pagkikita ay isang tambak lamang ng basura. Matakon niyang tiningnan ang pitong kulay na Treasure Island at huminga ng malalim, na parabang pinapakalma ang kanyang pananabik. Nilinggan niya ang kanyang ulo, mataimtim na tumingin kay Yang Kai, at sinabi sa malakas na boses, "Bata, minamaliit ka talaga ng haring ito. Mukhang magkakaroon ng matinding labanan sa hinaharap. Hindi ko lang alam kung sino ang mamamatay sa wakas. Ang soul power ng kabilang partido ay hindi mas mababa sa kanya, at mayroon din siyang Soul Worm and Lotus upang tulungan siya." Hindi lubos na nagtiwala ang Mad Crocodile Monster King na malalaman niya ang soul avatar ni Yang Kai. Itinuring niya ang kabilang partido bilang isang kalaban na maaaring harapin siya ng direkta. "Sa tingin ko ang huli ay mas malamang." Nang marinig ito, tumawa si Yang Kai, ang kanyang mukha ay kalmado at may kumpiyansa. Hindi niya inilagay ang Mad Crocodile Monster King sa kanyang mga mata. "Bata, masyado kang mayabang. Oras na para turuan ka ng leksyon, baka maliitin mo ang mga bayani ng mundo. Hindi ka naniniwala sa akin." Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanya ng may sarkastikong ngiti. "Kalimutan mo na ito, hindi ako magsasalita ng walang kaparelkan sa iyo. Kapag mas maaga kitang papatayin, mas maaga akong matatapos." Habang nagsasalita siya, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at itinuro ang langit. Hindi alam ng Mad Crocodile kung ano ang gagawin ni Yang Kai at naghihinalo siyang tumangala. Isang kakaibang oval na bagay ang nakatatak sa kanyang mga mata. Sa gitna ng bagay na iyon, may puwang. Sa unang tingin, parang nakapikit, misteryoso at hindi maarok. Kasunod ng daliri ni Yang Kai, dahan-dahang bumukas ang puwang. Kaagad, isang gintong liwanag ang namukadkad mula rito. Ang gininto ang liwanag ay lumakas at lumakas, sa wakas ay bumubuo ng isang haligi ng liwanag na sumikat mula sa langit, na bumabalot sa Mad Crocodile Monster King's Soul Avatar. Sa loob ng gininto ang liwanag na iyon, tila may limang kulay na liwanag na hinaluan nito. Isang napakamisteryosong kapangyarihan ang bumabalot sa Mad Crocodile Monster King's Soul Avatar, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw, na parabang tinalian siya ng gintong liwanag na ito. "Ano ito?" Napasigaw si Mad Crocodile sa sobrang takot. Sa sandaling naliwanagan siya ng gintong liwanag, napagtanto niya na may mali. Ang kanyang soul force ay parang snowflake na nakalantad sa nakakapasong araw, mabilis na sumanga at natutunaw. Dahil sa pagkatuklas na ito, namutla siya sa takot at desperado siyang lumaban. Ang gininto ang liwanag ay medyo nakakalat, at ang limang kulay na liwanag na nakapaloob sa loob nito ay tila nagpapakita ng mga senyales nang hindi niya kayang pigilan ang Mad Crocodile Monster King. Nagtaas ng kilay si Yang Kai, na nagpapakita ng pagtataka. Ang Demon Eye of Annihilation ay ang divine technique ng Great Demon God. Maaari itong makagawa ng Soul Annihilation Golden Light, na may malakas na epekto sa pagpigil sa soul. Ginamit ito ni Yang Kai ng hindi mabilang na beses nang hindi nagtagumpay. Kahit na ang Great Demon God ay isa lamang Saint King sa oras ng kanyang kamatayan, ang kanyang divine technique ay nasa pag-aari na ni Yang Kai, at ang kapangyarihan ng Soul Annihilation Golden Light ay tumaas din kasama ng lakas ni Yang Kai. Higit pa rito, ang Soul Annihilation Golden Light ay hinaluan na ngayon ng kapangyarihan ng Colored Glass Divine Light. Ang Colored Glass Divine Light ay nagkaroon ng epekto ng pagbigkis sa kaluluwa ng isang tao, at kapag pinagsama sa Soul Annihilation Golden Light, ang kapangyarihan nito ay mas malaki kaysa dati. Gayunpaman, hindi mapatay ang Mad Crocodile Monster King sa isang iglap, na nagpakita kung gaano kalinis at kalakas ang kanyang soul force. Gayunpaman, ito ay naiintindihan din. Pagkatapos ng lahat, ang Mad Crocodile ay isang master level ng Monster King. Hindi makatwiran kung mapapatay siya ng ganoon kadali. Tumisi si Yang Kai at hindi kumibo. Sa isang pag-iisip, ang umaalingaw-ngaw, parang apoy na tubig sa dagat ay damaloy mula sa lahat ng direksyon, naging isang higanteng alon na sumugod patungo sa Mad Crocodile Monster King's Soul Avatar. Sa isang iglap, ang lugar kung saan nakatayo si Mad Crocodile ay nabalot ng nagninangas na pulang energy spirit. "Hindi!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mad Crocodile. Sa gitna ng dagat ng apoy, pilit siyang lumaban. Sunod-sunod na sumabog ang makapangyarihang kasanayan sa kaluluwa, bumaril sa lahat ng direksyon. "Mad Crocodile, sa lugar na ito, ako ang master. Naglakas loob kang pumunta dito, hinuhukay mo ang sarili mong libingan.
Sigaw ni Yang Kai, mabangis na hinihimok ang soul force na bigyan ng pressure si Mad Crocodile. Ang Soul Annihilation Golden Light, ang Colored Glass Divine Light, at ang Conflagrated Divine Sense, silang tatlo ay nagtulungan, na binaligtad ang Mad Crocodile's Knowledge Sea. Ang mga hiyawan at dagandong ng Mad Crocodile ay walang katapusan, tila lubhang kalunos-lunos, ngunit kahit anong pilit niyang labanan, hindi pa rin siya nakatakas sa takip ng gintong liwanag. Sa ilalim ng gininto ang liwanag, ang kanyang soul force ay natutunaw sa sobrang nakakatakot na bilis, at ang kanyang aura ay humihina at humihina. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang kanyang mga hiyawan, at humihina ang kanyang resistensya. Sa huli, hindi siya sumagot. Matapos iwagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay para pakalmeyan ang bumabagsak na divine sense at bawiin ang kapangyarihan ng Demon Eye of Annihilation, mayroon na lamang isang mass of energy na natitira sa knowledge sea. Matagal nang nawasak ang Mad Crocodile's soul force. Sa pagtingin sa masa ng enerhiya na ito, ang mga mata ni Yang Kai ay nagningas ng maliwanag. Ito ang naiwan ng Mad Crocodile matapos siyang masakal, at naglalaman ito ng kanyang pangunawa sa Heavenly Way at Martial Dao, pati na rin sa kanyang pangunawa sa kanyang teritoryo. Ito ang karanasan sa buhay ng isang Third Order Origin King. Ang halaga nito ay hindi nasusukat. Kung kaya niyang sumipsip ng masa ng enerhiya na ito, tinantya ni Yang Kai na dapat siyang lumaki ng husto, malamang na magliligtas sa kanya na maraming taon ng paglilinang. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, hindi na makapaghintay si Yang Kai na ipatawag ang kanyang soul avatar mula sa kanyang knowledge sea, iikot ang kanyang ulo, at tumingin sa paligid. Pagdating sa harap ng patay na si Zhu Lian at ang iba pang monster race na bagong dating, inilabas ni Yang Kai ang kanilang monster cores at space rings, nagpatawag ng isang masa ng demonic flames, at sinunog ang kanilang mga bangkay ng malinis bago tumalikod at nagmamadaling bumalik sa kuweba. Sina Zhu Lian, Mi Tian, at Lifeng ay pawang sikat at makapangyarihang origin return ng Realm Masters sa Monster Star. Masasabing kinakatawan nila ang pinakamataas na antas ng kapangyarihang panlaban sa origin return ng Realm. Ang kanilang mga monster core ay likas na napakahalaga. Hindi ginamit ni Yang Kai ang kanilang mga bangkay para ay condense ang blood beasts. Ngayon na mayroon na siyang sapat na paraan upang harapin ang kanyang mga kaaway, hindi siya nagmamadaling pinuhin ang blood beasts. Tatlong monster core na katumbas ng peak 9th order monster beast cores, kung gagamitin ng maayos, ay maaaring gamitin bilang peel spirits, tiyak na mapipino niya ang tatlong origin king grade spirit peels. Nagpasya si Yang Kai na gamitin ang tatlong monster core na ito para sa alchemy. Ang mga monster core ng grade na ito ay bihira. Sa loob ng kuweba, nakaupo si Yang Kai na nakacrossleg, maingat na hinihigop ang asensya ng dalisay na enerhiya na kakaabsorb niya. Ang kanyang mukha kung minsan ay puno ng pananabik at kagalakan, kung minsan ay puno ng kalituhan at pagkamangha. 100 kilometro ang layo mula sa Blood Prison, sa loob ng Stone Pavilion. Ang mga mata ni Luo Hai ay nakapikit ng mahigpit, hindi gumagalaw. Gayunpaman, ang kanyang Divine Sense ay gumagala sa kawalan, na bumabalot sa buong Blood Prison. Bagamat hindi niya ito masyadong maintindihan, naiintindihan pa rin niya ang ilang mga pangkalahatang bagay. Ngayon, ang kanyang Divine Sense ay ganap na nakatutok sa Monster Mountain. Para bang may natuklasan siya, medyo nanginginig ang katawan niya simula kalahating oras na ang nakalipas, at may bagyong humahampas sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil sa kahilingan ng matandang babae na may apelyidong Lei at ng iba pa, binibigyang pansin ni Luo Hai ang mga galaw ni Yang Kai. Nang pumasok si Yang Kai sa Monster Mountain, napansin ito ni Luo Hai, at napansin din niya ang mga pagbabago sa Monster Mountain. Nang mawala ang aura ng Origin Essence Crystal na nakatago sa Monster Mountain, napansin din ito ni Luo Hai. Ang Origin Essence Crystal ay nakaimbak doon sa libo-libong taon, ngunit sa sandaling pumasok si Yang Kai sa Monster Mountain, may nangyari. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Naunawaan kaagad ni Luo Hai ang katotohanan ng bagay. Ang Origin Essence Crystal ay kinuha ni Yang Kai. Ito ay isang kayamanan na kahit si Luo Hai ay pinagnanasaan. Itinago ang pananabik sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi ipinakita ni Luo Hai ang kahit kaititing na bakas nito sa ibabaw, upang hindi mailantad ang anumang mga kapintasan, ngunit lihim na nagsimulang magplano. Ang isang Origin Essence Crystal na naiwan ng isang Monster King level master ay hindi isang bagay na pakakawalan ni Luo Hai. Ito ang susi sa kanyang tagumpay sa Third Order Origin King Realm. Marahil ay maaari niyang gamitin ang Origin Essence Crystal na ito para malagpasan ang kanyang kasalukuyang mga tanikala at maabot ang pinakamataas na rurok. Ang Monster King na iyon ay hindi lamang ang Third Order Origin King na namatay sa Blood Prison, kasing dami ng tatlo, ngunit ang Origin Essence Crystals ng dalawa pa ay matagal nang inalis. Tanging ang Origin Essence Crystal ng Monster King ang napakahirap makuha at walang sino man ang makakakuha nito. Ang mayamang Demonic Chi na bumabalot sa Monster Mountain ay naging imposible para sa sino mang master ng Origin Return ng Realm na lapitan ito. Sa pagkakataong ito, may nagtagumpay na sa wakas, kaya paano ito pakakawalan ni Luo Hai?
Marshall Peak, Kabanata 1611. Kabataan. Itinuring na ni Luohai ang Origin Essence Crystal bilang kanya. Siya ay may kumpiyansa at mga kwalifikasyon na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, bilang Star Master ng Green Mountain Star, hanggat si Yang Kai ay nasa Green Mountain Star pa, hindi niya matatakasan ang kanyang kontrol. Pagdating ng oras, maaaring hingin ni Luohai sa maliit na brat na ito ang Origin Essence Crystal at bigyan siya ng ilang mga reward. Kung payag siya, naramdaman ni Luohai na matatanggap pa niya siya bilang isang disipulo. Isa itong malaking karangalan, isang pagkakataon na hindi man lang hiningi ng iba. Sa loob ng maraming taon, hindi gaanong nasasabik si Luohai, ngunit sa sandaling ito, halos hindi niya mapigilan ang sarili. Kung hindi dahil sa takot na makita ng iba pang Origin King sa Stone Pavilion ang kanyang disguise, matatawa na sana. Master Luohai, ang Blood Prison ay magsasara sa loob ng 10 araw, tama ba? Biglang tanong ng matandang babae na nagngangalang Lei. N, tumango si Luohai pagkaraang marinig ito. Talagang 10 araw na lang ang natitira. Pagdating ng panahon, ang kapangyarihan ng teritoryo sa loob ng Blood Prison ay ganap na sisibog at ang maliliit na brats na iyon ay walang magagawa kundi ang umatras. Haha, iniisip ko kung ano ang ani nila sa pagkakataong iyo. Nga pala, ligtas at maayos ba ang Second Order Origin Return ng Realm Brat na iyon? Nang marinig siyang nagtanong tungkol kay Yang Kai, lahat ay nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin kay Luohai, halatang nag-aalala tungkol sa buhay o kamatayan ni Yang Kai. Ayos lang siya, sa tingin ng haring ito ay makakalabas siyang buhay. Wala kang dapat alalahanin sa kaligtasan niya. Mabuti, 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 hanggat maaari siyang makalabas ng buhay, ang matandang babaeng ito ay agad na mag-imbita sa kanya na sumali sa Sword Union. Tuwang-tuwa ang matandang babae. Walang hangganan ang kinabukasan ng munting brat na ito. Bagamat may ilang master ng Second Order Origin Return ng Realm na hindi alam ang kalawakan ng Heaven and Earth na pumasok sa Blood Prison, wala ni isa sa kanila ang nakalabas ng buhay. Kung kaya niya gawin ito, tiyak na magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ang matandang master na ito ay hindi makapaghintay na makilala ang munting brat na ito. Gusto ko talagang malaman kung ano ang pinanggalingan niya. And, kung titignan ang performance niya, siguradong may lugar para sa kanya sa teritoryo ng Future Star. Ang bawat isa ay nagsisigawan, halatang mataas ang tingin kay Yang Kai. Tumitilang si Luohai at hindi na gumanti. Siya lang ang nakaintindi na si Yang Kai ay mas namumukod tangi kaysa sa inaakala ng lahat. Sa loob ng kuweba ng Monster Mountain, si Yang Kai ay lubusang nalubog sa kanyang pagmumuni-muni, ganap na hindi alam ang paglipas ng panahon. Dahan-dahan siyang sumimangot at nagmulat ng mata. Napansin ni Yang Kai na medyo nagbago ang kapaligiran sa Blood Prison. Sa Monster Mountain, may bakas ng kapangyarihan ng teritoryo na dumadaloy. Bago pumunta rito, sinabi ni Chiyu na kapag nagbago ang aura ng Blood Prison, kailangan nilang umalis kaagad. Kung hindi, mamamatay sila ng walang libingan. Kapag nangyari ang ganoong pagbabago, sa loob ng 5 araw, ang buong Blood Prison ay magiging isang ipinagbabawal na lugar na walang sino man ang maaaring makapasok. Ito ay magiging isang magulong teritoryo na tatahimak lamang pagkatapos ng 1,000 taon. Oras na para umalis. Dahan-dahan siyang tumayo at siniyasat ang kanyang mga nakuha. Nagninangning siya sa tuwa. Nadaman niya na ang kanyang pag-unawa sa puwersa ay naging mas malinaw, at siya ay isang hakbang na lamang mula sa pagkabisado nito. Ang hakbang na ito ay tila napakalapit, ngunit parang may manipis na sapin na humaharang sa kanyang pag-unawa sa puwersa. Gayunpaman, hindi ito isang malaking pakikitungo. Matapos makuha ang Energy Spirit ng Mad Crocodile Monster King, hanggat lubusan niya itong naiintindihan, hindi magiging mahirap para sa kanya na maabot ang Grand Accomplishment Stage sa kanyang Shi. Bukod dito, kapag nakapasok siya sa Origin King Realm sa hinaharap, magiging madali para sa kanya na bumuo ng sarili niyang teritoryo. Hindi matamasa ni Yang Kai ang ganitong uri ng benepisyo ngayon, kapag umabot na ang kanyang lakas sa Origin King Realm ay maipapakita niya ito. Paglabas ng kuweba, natukoy ni Yang Kai ang kanyang mga tindig bago kumurap ang kanyang figure at nag-transform siya sa isang kidlat, mabilis na naglaho. Pagkalipas ng 2 araw, sa isang palanggana, si Yang Kai ay malayang lumitaw. Bata, nandito ka. Isang figure ang biglang kumislap mula sa gilid at damapo sa harap ni Yang Kai, nakatingin sa kanya ng nakangiti. Senior Bahi, marahang tumango si Yang Kai sa kanya. Akala ko patay ka na bata. Wala akong narinig na balita tungkol sa'yo. Lumabas si Yushong mula sa isang hindi kilalang sulok at binati si Yang Kai habang tinitigan siya ng mga mata, tila sinusubukang tingnan kung wala siyang braso o binti. Yang Kai, tumiti si Shan Qing Luo na parang bulaklak at damapo sa tabi niya, hawak ang kanyang braso. Tumitaw ka agad si Zusan pagkatapos ni Shan Qing Luo ngunit tumango lamang ng bahagya kay Yang Kai, hindi masyadong nagsasalita. Nandito kayong lahat. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Nakuha mo na ba ang bagay na ibinigay sa iyo ng foster mother? Lumapit si Yushong kay Yang Kai at nagtanong sa mahinang boses.
Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinunasan ang kanyang space ring, naglabas ng isang bilog na parang kristal na bagay, at inihagis kay Yushong. Yushong at hinawakan ito sa kanyang palad upang suriing mabuti. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay naakit sa tila dalisay at walang kamali-mali na kristal na ito, ang mga mata ng lahat ay nag-aalab sa pagnanasa. Ito ay isang Origin Essence Crystal. Napalunok si Bahi habang nakatitig sa Origin Essence Crystal nang hindi kumukurap. Kahit na ang pinakawalang pakialam na paghinga ni Zusan ay naging mas mabilis. Ito ay hindi isang peke, hindi ba? Tumangala si Yushong kay Yang Kai. Ano sa tingin mo? Tumisi si Yang Kai. Mukhang hindi peke. Umiling si Yushong at sinabi iyon, mabilis na naglabas ng Jade Box mula sa kanyang space ring at maingat na inilagay ang Origin Essence Crystal sa loob. Matapos maingat na itabi ito, tumangala siya kay Yang Kai at sinabing may masalimuot na ekspresyon. Bata, medyo prangka ka. Ito ang unang kalahati ng Monster Transformation Secret Art na ibinigay sa iyo ng foster mother, kunin mo. Pagkasabi nito, hinagis niya ang isang sinaunang libro kay Yang Kai. Sinalo ito ni Yang Kai, binalikan ito, at pagkatapos makumpirmang walang problema, tumango. Tapos na ang gawain ni Senior Chiyu. Ngayong nasa kamay mo na ang bagay na ito, wala na itong kinalaman sa akin. Huwag kang mag-alala, tumiti si Yushong. Napakarami natin dito, hindi na kailangang mag-alala na mawala ito. Hindi na nagsalita si Yang Kai, lumingon kay Shan Qing Luo, at bamulong. Sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa iyo. Okay. Tumango si Shan Qing Luo at sinundan si Yang Kai sa isang lugar na hindi kalayuan. Tila napagtanto ang isang bagay, ang mood ni Shan Qing Luo ay biglang naging medyo nanlumo. Sa ibabaw ng tumpok ng mga durog na bato, walang iba kundi ang pagkawasak at walang anumang emosyon. Nagkatitagan sina Yang Kai at Shan Qing Luo, isang kapaligiran ng pag-aatubili ang pumupuno sa hangin. Pagkaraan ng mahabang panahon, bamantong hininga si Yang Kai at nagtanong. May nakilala akong mga lalaki noon at tila may alitan sa iyo. Sinabi ng isa sa kanila na nasaktan ka niya, kumusta ang iyong mga sugat? Walang seryoso, napailing lang ako sa kanyang senchi, hindi man lang ito maituturing na maliit na sugat lang. Dahan-dahang umiling si Shan Qing Luo. Patay na ba ang mga taong iyon? Dahil nakatagpo nila si Yang Kai, kakaiba kong buhay pa sila. N, mas malakas ka kaysa sa akin ngayon. Noong nasa Ashgrey Cloud Evil Land tayo, ako ang kumupkop sa iyo. Tumawa si Shan Qing Luo. Ilang taon pa lang ang lumipas mula noon, ngunit ang baguhang batang iyon noon ay nalampasan na siya, at ito ay kahit na angkinan niya ang Heavenly Moon Demon Spider Source. Noon, medyo maganda. Ang mga mata ni Yang Kai ay nagpakita ng alaala habang siya ay nakangiti ng hindi sigurado. Halatang naintindihan ni Shan Qing Luo ang tinutukoy niya at binigyan siya ng mapang-akit na tingin. Gusto mo bang bumalik sa Monster Star? Biglang tanong ni Yang Kai. May utang na loob ako kay foster mother, kaya hindi ako pwedeng umalis ng ganito. Naging malungkot ang ekspresyon ni Shan Qing Luo. Bukod dito, hindi ko nais na kaladkarin ka pababa sa hinaharap. Isa na akong kalahating halimaw, at ang Monster Star ang pinakaangkop na lugar para sa akin upang linangin. Kung aalis ako kasama ka, magiging pabigat lang ako sa iyo sa hinaharap. Ayoko mangyari iyon. Binigyan siya ni Yang Kai ng sobrang pressure. Kung gusto niyang makasama habang buhay ang lalaking ito, hindi siya maaaring maging sakam sa sandaling kasiyahan. Mas naiintindihan nito ni Shan Qing Luo kaysa sa iba. Malumanay na tumango si Yang Kai, ipinahayag ang kanyang pag-unawa. Naisip na niya ang mga bagay na ito, kaya nang sabihin ito ni Shan Qing Luo ng malakas sa sandaling ito, hindi na siya nagulat. Ano naman sayo? Aalis ka ba? Oo, bahagyang ngumiti si Yang Kai. Inilabas ko na ang mga tao mula sa Central Capital at Tongzuan Realm. Padalhin ko sila sa isang cultivation star na tinatawag na Shadowed Star, na napakalayo. Kung may pagkakataon, pupunta ako bumalik sa Monster Star para makita ka. Kinagat ni Shan Qing Luo ang kanyang mapupulang labi at ikinuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang pares ng kaakit-akit na mga mata ay naging malabo habang mahinang sinabi. Nang maghiwalay tayo noong taong iyon, 30 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Ngayong maghihiwalay tayo muli. Hindi ko alam kung kailan ulit kita makikita. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang malaking kamay, hinawakan ang kanyang maliit na kamay, at hinayla siya sa kanyang mga bisig, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang puso. Tumangala si Shan Qing Luo, ang kanyang magagandang mata ay kumikinang na may kamanghamanghang kinang. Bahagyang namumula, hinawakan niya ang kamay ni Yang Kai at inilagay din ang kamay nito sa puso nito. Nasa puso mo ako, at nasa puso kita, alam na alam ito ng dalawa, kaya hindi na kailangan ng mga salita. Nakatayo sa tipto, ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mahahabang pilik mata ay kumikislap habang idinidikit niya ang kanyang mapupulang labi sa labi ni Yang Kai. Mga kabataan, sa hindi kalayuan, napabuntong hininga si Bahi habang nakatayo roon habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, nakatingala sa langit.
Mukhang napagdesisyonan kung maging bayaw mo. Humadyadyak si Yusong habang kinindatan niya si Zusan sa gilid. Namumula rin ang mukha ni Zusan, maging ang kanyang leeg, habang ibinababon niya ang kanyang ulo at nakatitig sa lupa, tila naghahanap ng langgam sa lupa. Huminga ng malalim, nagsimulang kumulo ang dugo ni Yang Kai habang nalalasahan niya ang tamis at kagandahan ng katawan ni Shan Qing Luo. Kahit na ang Bigailing Demon Queen ay mukhang sobrang kaakit-akit at kaakit-akit, ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Yang Kai ang ganoong bagay, kaya hindi maiiwasan na hindi siya ang kanyang kalaban. Hindi nagtagal, itinapon ni Shan Qing Luo ang kanyang baluti at lubos na natalo, ang kanyang buong katawan ay tila bumagsak sa mga ulap, na parang hindi na ito sa kanya. Biglang sumigaw si Yang Kai at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Sinamantala ni Shan Qing Luo ang pagkakataong ito para makatakas mula sa kanyang masasamang hawak at umatras ng ilang hakbang, hindi pa rin nawawala ang kanyang ekspresyon habang nagnangalit ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Yang Kai. "Bakit mo ko kinagat?" tanong ni Yang Kai, na nakakaramdam ng mali. "Gusto sana kitang bigyan ng souvenir, baka makalimutan mo ako pagkatapos ng mahabang panahon." Humadyadyak si Shan Qing Luo, pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata habang bumubulong. "Bilisan mo at umalis ka, kung hindi ka. Natatakot akong hindi kita payagang umalis." Tila napakahirap niyang desisyon habang bahagyang nanginginig ang malambot niyang katawan. Dinilaan ni Yang Kai ang kanyang mga labi at tumango. "Kung gayon, ingatan mo ang iyong sarili." Pagkatapos sabihin niyon, naglabas siya ng space ring at ibinigay kay Shan Qing Luo. "Kunin mo ito at huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol dito." "Anong nasa loob?" Tumingin si Shan Qing Luo sa kanya ng may kain na hinala. "Malalaman mo sa isang sandali." Tumisi si Yang Kai ngunit hindi ito itinuro. Sumulyap kay Bahi at sa iba pa, malakas niyang sinabi. "Umalis na rin kayo, hindi na kailangang hintayin si Zhu Lian at ang iba pa." Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, binalot ng Space Force si Yang Kai at nawala siya sa isang kisap mata. Ibinuka ni Shan Qing Luo ang kanyang bibig, ngunit sa huli, walang lumabas. Marshall Peak, Kabanata 1612. Nangangaso ng walang karapatan. Si Bahi at ang iba pa ay tumayo sa pwesto at nagkatinginan. Tulala si Shan Qing Luo habang hawak niya ang space ring sa kanyang maliit na kamay, na tila naglalaman pa rin ng init ng katawan ni Yang Kai. Sinuri niya ito gamit ang kanyang divine sense, at pagkatapos makita kung ano ang nasa loob, nagulat siya. Sa loob ng space ring, mayroong hindi bababa sa 200 territory stones na maayos na nakaayos. Halos akala niya ay nakakakita siya ng mga bagay-bagay, ngunit pagkatapos makumpirmang mabuti, nalaman niya na ang mga bagay na ito ay talagang territory stones, bawat isa ay nagpapalabas ng banayad na aura ng territory field. Napakarami. Nagulat si Shan Qing Luo at hindi napigilan ng kanyang malambot na katawan na manginig. Kailangang malaman ng isa na siya ay gumagala sa blood prison sa lahat ng oras na ito at nakakuha lamang ng 3 territory stones. Ganun pa man, pakiramdam niya ay marami na siyang natamo. Isa lang ang nakuha ni Yusong. Para naman kay Bahi, 2 lang ang nakuha niya. Ngunit binigyan siya ni Yang Kai ng 200 territory stones. Ang bilang na ito ay sapat na para mabaliw ang sinuman. Saan siya nakakuha ng napakaraming territory stones? Matapos makabawi mula sa kanyang pagkabigla, si Shan Qing Luo ay ngumiti ng masaya at matamis, mas mahigpit na hinawakan ng space ring. Sa napakaraming territory stones, kumpiyansa siyang makakalusot siya sa Origin King Realm sa napakaikling panahon at hindi magiging pabigat kay Yang Kai sa hinaharap. Hindi na natin kailangang hintayin si Zhu Lian at ang iba pa. Ano ang ibig mong sabihin? Mukhang nalilito si Yusong. Ang mukha ni Bahi ay biglang nagbago habang napuno ng gulat ang kanyang mga mata, naintindihan niya at nagwave ng kamay. "Tere na, hindi mo na kailangang maghintay." Naunawaan din ni Zusan at kumislap ang kanyang figure. Pagdating sa tabi ni Shan Qing Luo at hinayla siya patungo sa isang napakatagong void corridor sa malapit. Ang void corridor na umiral sa basin na ito ay konektado sa isang lugar na 1,000,000 kilometro ang layo mula sa Green Mountain Star. Ang cultivator ng Monster Race na nagmula sa Monster Star ay palaging aalis dito. Sa mga cultivations ni Nabahi, Yusong, at ng iba pa, pagkatapos umalis sa void corridor, aabutin sila ng 3 o 4 na buwan upang lumipad sa Starfield bago bumalik sa Monster Star. Sa kabutihang palad, walang masyadong panganib sa daan, kaya walang dapat ikabahala. Pagkalipas ng 2 araw, umalis si Yang Kai sa Blood Prison at dumating sa isang malawak na kaparangan. Sunod-sunod na lumitaw ang sporadic cultivator mula sa Blood Prison, nag-iisa man o sa mga grupo ng 2 o 3. Walang exception, lahat ay may nasasabik na ekspresyon na may halong kalungkutan. Ang nakakatuwa ay nakalabas sila ng Blood Prison ng buhay. Nangangahulugan ang paglalakbay sa Blood Prison na balang araw ay maaaring maging kwalipikado silang i-condense ang kanilang Shi sa Grand Accomplishment Stage at makapasok sa Origin King Realm.
Kahit na hindi nila magawang makapasok sa Origin King Realm sa hinaharap, sa karanasang ito, maaari pa rin silang maging outstanding Origin Return ng Realm Masters. Nakalulungkot, marami sa kanilang mga kasama ang namatay. Para sa ilang puwersa, ang cultivator na pumasok ay ganap na nullipole, tulad ng ilang tao mula sa Brilliant Flame Sect ng Scarlet Wavestar. Sa kaparangan, hindi mabilang na cultivator ang nagtaas ng kanilang mga ulo sa paghihintay, naghihintay na lumabas ang mga disipulo ng kanilang sekta. Kapag may natuklasan sila, sasalubungin nila sila nang may mga ngiti sa kanilang mga mukha at malugod silang babatiin, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-iimbot at pag-asa. Natural, walang dumating para bumati kay Yang Kai. Siya ay sumugod mula sa Monster Star, at si Shan Qing Luo at ang iba pang kasama niya ay bumalik na lahat. Walang pakialam si Yang Kai sa pananabik ng iba at sa halip ay inilabas ang kanyang Divine Sense para hanapin ang mga bakas ni Chen Tong at ng iba pa. Medyo late na siyang lumabas, kaya mas maaga dapat lumabas si Chen Tong at ang iba pa. Hindi nagtagal, may nakita si Yang Kai at ibinaling ang kanyang ulo sa isang tiyak na direksyon. Sa hindi kalayuan, isang grupo ng mga tao na tila may ilang background ay nakapalibot sa isang magandang dalaga, sinusubukan ang kanilang makakaya na anyayahan siya. Labis na taos puso ang ekspresyon ng bawat isa habang nag-aalok sila ng mga mapang-akit na alok. Madam, kung wala ka ng ibang mapupuntahan, bakit hindi ka pumunta sa Blue Radish sect ko? Sa iyong paglilinang at lakas, basta't sumali ka, maaari kang maging isang Outer Sect Elder at tamasahin ang iyong sariling Spirit Pick. Bawat buwan, makakatanggap ka ng malaking bilang ng mga Spirit Stone at mga Table Tas. Ang aking Blue Radish Sect ay mayroong 72 pangunahing pick, ngunit ang isa sa mga ito ay walang laman at hindi pa nakakahanap ng angkop na may-ari. Walang kwenta ang Blue Radish Sect. Madam, punta ka sa aming Heavenly Dream Temple. Ang My Heavenly Dream Temple ay may Origin King Realm Master, at bawat 3 taon, magkakaroon ng pagkakataon na magbigay ng cultivation experience at ipaliwanag ang mga misteryo ng ating teritoryo. Madam, hindi mo ito mapapalampas. Kung makakapunta si Madam sa Imperial Spirit Pavilion, magagarantiyahan ng matandang master na ito na magiging Inner Sect Elder ka. Gagawin ng aking Imperial Spirit Pavilion ang lahat para tulungan kang linangin at makapasok sa Origin King Realm sa lalong madaling panahon. Nagbinibingihan ang magandang dalaga sa ingay sa paligid at nakakunot ang noo na nakatayo na parang may hinihintay, paminsan-minsan ay lumilangon linggan sa paligid. Sa inis sa kanilang daldalan, umiling siya at sinabi, paumanhin, lahat, pero itong lalaking na ito ay may sekta na at wala na siyang balak umalis, kaya huwag niyo pong sayangin ang oras niyo rito. Wala akong pakialam kung may sekta ka. Tumawa ang matandang lalaki mula sa Imperial Spirit Pavilion na nag-imbita sa kanya na sumama noon. Hindi ka hiniling ng matandang master na ito na iwan mo ang iyong kasalukuyang sect. Madam, maaari kang sumali sa aking Imperial Spirit Pavilion gamit ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlan. Walang magiging problema. Upang mapagtagumpayan ang magandang dalagang ito, ang matandang ito ay tila nagtakda ng napakalawak na hangganan, hindi iniisip kung saang sekta siya nagmula. Paumanhin, wala akong ganoong ideya. Umiling pa rin ang dalaga. Elder Lin, lumapit si Yang Kai at binati ang dalaga. Nang marinig ang tawag na ito, lumiwanag ang magagandang mata ni Lin Yurao at mabilis siyang lumingon at masayang sinabi. Sect Master, sa wakas ay lumabas ka na. Bahagyang tumanggong si Yang Kai bago tumingin sa paligid. Bakit ka mag-isa? Nasaan si Chen Tong at ang iba pa? Ibinuka ni Lin Yurao ang kanyang bibig at ipinakita ang isang nahihiyang tingin. Hindi maginhawang mag-usap dito, mag-usap tayo habang naglalakad. Hindi na nagtanong pa si Yang Kai at tumanggo lang. Okay, kaibigan, mangyaring maghintay. Nang makitang kukunin na ni Yang Kai si Lin Yurao, ang mga taong nakapaligid sa kanya noon ay biglang nabalisa at mabilis na hinaranggan ang landas ni Yang Kai. Anong problema? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Makahulugang ngumiti ang matandang nagsalita kanina, kinuyam ang kanyang mga kamao, at magalang na sinabi. Kaibigan, ikaw ba ang sect master ng sekta ng babaeng ito? Oo, ano ang problema? Wala lang, ang matandang master na ito ay ang Great Elder ng Imperial Spirit Pavilion at narito sa ngalan ng Imperial Spirit Pavilion para anyayahan ang babaeng ito na sumali sa ating pavilion bilang isang Inner Sect Elder. Nakita ng matanda na si Yang Kai ay isa lamang Second Order Origin Return ng Realm Cultivator at hindi niya maiwasang tingnan siya ng masama, kung hindi, bakit niya ito susubukang i-poach sa harap mismo ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay medyo immoral. Parehas din ba kayo ng intensyon? Tumingin si Yang Kai sa iba. Tama iyan. Tumanggol lahat ang mga taong iyon, kalmado ang kanilang mga ekspresyon. Ano sa tingin mo? Tumingon si Yang Kai kay Lin Yurao. Hindi na kailangang magtanong ng sect master, hindi iiwan ng mistress na ito ang High Heaven sect. Sinukli ni Lin Yurao ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga at mahinang tumugon. Bahagyang tumanggol si Yang Kai.
Narinig mo ba iyon? En, aalis muna ako. Pagkasabi nito, naghanda si Yang Kai na pangunahan si Lin Yuraw palabas. Madam, gusto mo bang pagisipang muli ang alok na ito? Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang sinseridad ng matandang master na ito, maaari pa nating pag-usapan pa ito. Nagdaldal pa rin ang matanda habang hinahabol niya si Lin Yuraw. Alis. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai habang sinisigawan niya ang matanda. Nang makita ang matandang ito na bumati sa kanya ng nakangiti, hindi nilayo ni Yang Kai na ipahiya sila, kaya tinanong niya si Lin Yuraw. Gayunpaman, ang matandang ito ay tumanggi pa ring umatras pagkatapos matanggap ang sagot ni Lin Yuraw, malinaw na hindi siya inilagay sa kanyang mga mata. Ito ay tahasang paghamak. Si Yang Kai ay hindi gawa sa putik, kaya paanong hindi siya magagalit? Saglit na natigilan ang matanda bago naging malungkot ang mukha nito at ngumiti ng makahulugan. Bata, wala itong kinalaman sa iyo, mabuti pang itikom mo ang iyong bibig ng masunurin, kung hindi. Oh, kung hindi ano? Malamig na tinitigan si Yang Kai. Kung hindi, magsisisi ka. Huwag mong isipin na maaari kang kumilos ng laganap dahil lamang sa isa kang sect master. Sino ka sa tingin mo? Elder ng sect mo, anong klaseng sect master ka? Sa aking palagay, nasasayang ang talento ng babaeng ito sa iyo, mas mabuting sumama siya sa aking Imperial Spirit Pavilion sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng isang magandang kinabukasan. Habang nagsasalita ang matandang lalaki, ang isa pang cultivator na nag-imbita kay Lin Yuraw noon ay nagsimula ring maliitin ang paglilinang ni Yang Kai, sinusubukang hikayatin siyang bitawan at huwag ipagpaliban ang kinabukasan ni Lin Yuraw. Para saan ang lahat ng ingay na ito? Nay na si Yang Kai at malamig na sinabi. Tinanggihan ka na ni Elder Lin, pero pinilit mo pa rin siyang guluhin. Hindi mo ba ako inilalagay sa iyong mga mata? Kailangan bang ilagay ka ng matandang master na ito sa kanyang mga mata? Anong biro? Malamig na ngumuso ang matanda. Ang iba ay tumingin din kay Yang Kai ng masama, halatang hindi siya inilalagay sa kanilang mga mata. Ang labanan dito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Nang makita na si Yang Kai, isang walang kwentang second order origin return ng Realm Cultivator, ay talagang nakapukaw ng napakaraming kaaway ng sabay-sabay, marami sa kanila ang nagpakita ng pakikiramay, iniisip na si Yang Kai ay may mga mata ngunit na bigong makakita at malapit ng magdusa ng malaking kawalan. Matanda, kung ayaw mong mamatay, huwag mo siyang guluhin. Huwag kang magpaloko sa mababang cultivation niya, hindi mo siya kayang harapin. Biglang umalangaw ang isang biglang boses kaya napakunot ang noo ng matanda at ng iba pa. Pagtingin sa pinanggalingan ng boses, nakita nila ang isang mukhang ordinaryong binata na nakatayo sa pwesto habang ang mga kamay ay nasa likod, may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Dahil minamaliit ng ganito, natural na galit ang matanda at lumubog ang mukha. Magsasalita pa sana siya nang biglang may nakita siyang tatlong talulot na bulaklak na nakaburda sa dibdib ng damit ng binata at nagbago ang ekspresyon nito. Tila nag-iisip ng kung ano, magalang niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at nagtanong. Tanungin ko ba ang kaibigang ito, sino si Master Wu daw para sa iyo? Bahagyang sinabi ng binata. Siya ang aking guro. Napabuntong hininga ang lahat habang gulat na nakatingin sa binata, tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Kasabay nito, nagkaroon din ng matinding inggit. Oh my God, ang taong ito ay talagang disipulo ni Master Wu daw. Ito ay usap-usapan na si Master Wu daw ay tumanggap ng isang disipulo 50 taon na ang nakalilipas, ngunit sa kasamaang palad, walang nakakaalam kung sino ang disipulong iyon, ngunit ito pala ay siya. Dumating talaga siya para lumahok sa Blood Prison Trial. Ano ang ibig niyang sabihin sa pangungusap na iyon ngayon lang? Hindi kaya ang Second Order Origin Return ng Realm Brat na ito ay may magandang background din tulad niya? Matapos malaman na ang binatang ito ay naging disipulo ni Wu Dao, ang tingin ng lahat sa kanya ay nagbago, na naging isang pagkamangha at inggit. Ang matandang lalaki mula sa Imperial Spirit Pavilion ay hindi na nang ahas na maliitin ang sinabi ng binata noon at kumunot ang noo. Kaibigan, ngayon lang ako magtanong. Nasa likod pa rin ng binata ang mga kamay at mahinang umiling. Narinig mo na ang lahat, kaya bakit ka magtatanong? Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong subukan. Namutla ang mukha ng matanda habang nakatitig kay Yang Kai sa takot. Tila nakakita siya ng isang uri ng malaking tagapagtaguyod sa likod ni Yang Kai at hindi na siya nang ahas na kumilos ng may pagmamataas.